What's up guys? Sa video na ito, mag-unbox tayo ng ating order from Lazada. So guys, bali ito na yung ating order sa Lazada. At ito ay isang action camera. So guys, kung papansin nyo, tinadala siya sa atin ng naka-bubble wrap. So kung papansin nyo yung bubble wrap, para siyang frosty, ano? So tanggalin lang natin siya sa bubble wrap. Yan. So guys, ito yung pinadala sa atin ni Lazada. Itong Akaso Brave 6 Plus. So ito yung nalagyan niya. Kung titingnan natin yung box, sobrang ganda. Okay, ayan siya. So slide lang natin to. Set aside. Tapos, meron siya ditong seal na tatanggalin natin. So pag ito guys, seal na to ay natanggal, ibig sabihin nabuksan na siya. So ito, tatanggalin lang natin. Ayan siya guys. So kapag open na pag-open natin ang box, makikita na agad natin ang action camera. So ayan siya guys. Inside the waterproof case. So ayan siya. Okay. At sa kabilang side naman niya guys, makikita natin yung nalagyan na accessory. Accessory. At lang natin to guys. At makakakita tayo ng mga pouch dito. So meron dito guys tatlong pouch. Ayan. 1, 2, 3. Okay. At andito din yung quick start guide or manual. So ayan siya guys. Pag open ang box, yan ang makikita nating laman. And beside that, wala nang iba, yun lang. So close lang natin to guys. Mag-focus muna tayo dun guys sa accessories na kasama na action camera. So ito siya guys. So unahin natin sa number 1. Unahin natin sa number 1 na pouch. Ang laman ng pouch na to guys ay different types ng mounts na mga gamit natin sa kahit na anong purpose na gusto natin gawin. Ayan. Yung mga mount, adapter. So, ayan. At may mga strap din siya, guys. Tsaka meron din skeleton case. So, ayan sila, guys. Ayan. At sa pangalawang pouch naman, guys, ang laman nito is cable tie. Itong wire na to, magagamit natin kapag kailangan ng tali para hindi malaglag yung action camera. Merong charging cable, dalawang extra adhesive tape or double-sided tape, at meron din siyang extra door para dun sa ating waterproof case. At meron din siya guys, microfiber cloth panglinis ng lens tsaka screen. So ayan siya guys. At sa pangatlong pouch naman natin guys, makikita natin dito yung remote. Yung remote, yung battery. So ayan guys, dalawa yung battery kasama niya. Meron pa ding another strap. Okay, tsaka charger. So let's focus guys dun sa camerang in-order natin. So guys, here is our actual camera. Ayan siya guys, no? Open lang natin tong door niya para makita natin yung more details patungkol dun sa action camera. So ito guys. Ayan. So kung papasin natin guys to, medyo makapal yung plastic. Mukhang okay naman yung quality niya. Papasin natin guys, kanina nakalagay sa may ganyang waterproof case. So it means hindi waterproof ang camera na to kapag walang waterproof case. So guys, ito yung harap niyang part. Nandito yung lens, yung power button, tsaka yung nakasulat na Brave 6 Plus, at the same time yung kanyang internal microphone, yung maliit na butas na yon. Sa taas naman niya guys, andito yung control button, up and down, at tsaka yung shutter button to take photos and video.
At sa kanyang sidings naman guys, mapapansin natin color blue siya. At may nakasulat dito na Akaso. Slide up lang natin siya guys para ma-open natin. At nakikita natin dito yung lalagyanan ng kanyang battery at ng micro SD card. At sa kabilang side naman niya guys, okay, makikita natin dito yung kanyang speaker. At the same time yung kanyang charging port at microphone port. So ayan siya guys. Sa ilalim na to guys, plain lang siya. Wala tayong, sa ibang action camera kasi, merong nakikitang mga lalagyanan ng tornillo dito for tripod. In this case, wala siyang ganon. Pero don't worry, hindi yun magiging malaking issue dito sa camera na to dahil meron tayo dito waterproof case na pwedeng paglagyan ang camera na to para malagay pa rin natin siya sa kanyang mga tripod nang walang waterproof case. So guys, hindi siya magiging malaking issue. Ayan siya guys, nakakabit. Okay. Open lang natin guys yung camera. Kabit ko lang yung battery. Balikan ko kayo. So guys, ito na yung ating camera, ano? Para ma-open natin siya, lolong press lang natin tong power button sa harap. Kapag umilaw na siya guys, ibig sabihin okay na siya at naka-on na yung ating action camera. So guys, ang kagandahan din pala sa camera na to, yung screen niya, touchscreen na din yung screen na to guys. Yan. Okay. So ngayon guys, tingnan natin yung mga settings. So sa video guys, pwede tayo dito mag-record ng video from 720p, 60fps to 4K 30fps. Okay. Meron din siya guys, image stabilization. Yung angle niya pwede rin nating baguhin from medium, wide, tsaka narrow. Okay. May audio din. Exposure at white balance. Okay. At sa kanya namang photo mode. Ito. Ang resolution naman na pwede natin i-capture dito is from 80 megapixel up to 20 megapixel. Yung angle niya rin, pwede maging narrow, medium at wide. Okay, may exposure din siya. White balance. Okay. So, ayan siya guys. So, ayan. So, ayan siya guys, no? Ito yung camera natin. Sinubukan ko siya itapat sa ating camera. So, ito. Ayan siya. At guys, itong camera nga din pala na to is wifi ready. Ang kailangan mo lang is mag-download ka ng app sa Play Store. Akaso. Ayan. Akaso application. At pwede mo na siyang kontrolin gamit ang wifi or ang application. At meron din siyang remote sa pag-shoot ng video. Click mo lang yan. Gagana na siya guys. O yan. So guys, to give a final verdict regarding this action camera, ang dami nating sinabi, ang dami nating pinaliwanag kanina. Pinakita natin yung nasa laman ng box at kung ano yung specification o kung ano yung kayang i-capture ng camera na to sa video at sa kanyang photo capturing. So, ang dami nating sinabi, pero hindi ko nasabi kung magkano yung presyo. So guys, magkano nga ba yung presyo ng isang action camera na Brave 6 Plus from Akaso? So guys, ito is nagkakahalaga lang ng 5,399 pesos. So guys, kung ikukumpara natin sa GoPro yung camera na to, thrice the price or pwedeng times 4 pa yung price na to kung bibili tayo ng GoPro. Pero kaya nyo din namang mag-capture ng mga footages like kahit pa paano hindi naman nalalayo dun sa resolution ng GoPro. So guys, tatanungin nyo ako kung sulit nga ba yung camera na to. So para sa akin bilang newbie sa pag-vlog at pag-video, sobrang sulit na ng camera na to dahil sobrang daming accessories na meron siya. Nakita naman natin yung kanina sa video, di ba?
sobrang daming accessories, may extra battery pa. So guys, sobrang sulit, sobrang worth it ng camera na to sa halaga niya, no? At kung papasinin talaga natin yung mismong quality ng camera, sobrang masasabi natin na goods talaga to. At yun nga, thrice the price yung GoPro kung bibili tayo, pero dito sa camera na to sobrang mura. At yun, para sa akin sulit talaga. So pasensya na nga pala guys kung hindi tayo makakapagbigay ng mga footages gamit yung camera na to dahil wala pa tayong SD card. So sa ngayon, pagpasensyahan nyo na muna. Pero guys, sobrang dami na rin naman ng review ng camera na to, kaya pwede nyo din silang search sa YouTube. At actually guys, hindi nga pala ako, disclaimer lang rin, hindi ako ganun kagaling mag-unbox, mag-review ng isang bagay, pero we're trying our best para mabigay sa inyo kahit pa paano yung kaalaman o patungkol dito sa isang bagay, ano? So ayun guys, maraming salamat nga pala kung andito pa rin kayo sa dulo ng video na to. Sobrang maraming salamat po sa lahat ng nanood at tatapos ng video na ito. At sana po patuloy niyo lang po kayo sumuporta sa mga video na ito. By the way, I'm Jerome nga po pala. At dito sa channel na to, gumagawa tayo ng iba't ibang klaseng video like tutorials, DIY, regarding sa motorcycle. Okay? So, yun guys. Mag-vlog din tayo dito ng mga travel natin soon kapag medyo okay na yung situation at wala ng pandemic at lockdown. So, yun guys. At maraming salamat po. Peace. Subscribe.